Kumusta mga tol? This is Basketball Update. Sa usapang CJ Perez to San Miguel Beermen, iginate ni Coach Leo Austria na win-win situation ito para sa dalawang koponan na kung saan ay kukunin ng SMB ang future star ng liga na si CJ Perez kapalit ng mga bench players nito na sina Jello Alulino, Russell Escoto, Matt Ganuelos Roser at ang 8th pick nila sa darating na PBA draft. Ang pahayag nga ni Coach Austria ay magkakaroon ng terra firma ng defensive player na si Matt Roser, may point guard na si Jello Alulino at big man na si Russell Escoto. Dahil dito ay maraming fans ng PBA nga ang nagalit at naghimutok sa one-sided trade na ito na pumapabor sa SMB. Sinasabi ng iba kung ganito palang basihan ni Coach Leo ay pwede nilang itrade si Junmar Fajardo kapalit nila GP Faundo, Reden Zelda at Joseph Cabaini sa terra firma, diba? Sasabihin lang ni Coach Cardel na win-win situation ito kasi may point guard ka na, may power forward at center ka nang matatanggap. Kasi isipin nyo mga tol, 30-year-old 6'5 wingman na si Matt Roser na piniling hindi maglaro sa PBA bubble last season ay sa tingin nyo ay nasa good shape pa ba ito? Matagal na bakante at hindi nakapaglaro si Roser, kaya malaking adjustment ito para sa terra firma unless nagtitraining siya sa US. Jello Alulino at Russell Escoto. Nakapaglaro sila last season combined 16 games at nag-average sila ng 2.2 at 1.8 points per game. Nakakadismaya lang na kahit hindi buo ang depth 5 ng SMB ay hindi pa rin nabibigyan ng quality minutes ang mga bench players ng SMB. Si Alulino at Escoto ay may combined 17.3 playing minutes nito sa court. Isa pa sa kasama sa package ay ang 8th pick ng SMB sa darating na PBA rookie draft na sinasabing pinakamalalim na rookie draft sa history ng PBA. After kasi ng first pick ng terra firma sa first round ay sa third round na ulit sila makakapick, kaya malaking tulong para sa kanila kahit papano ang 8th pick ng San Miguel. Pwede silang makakuha ng big man na kinakailangan talaga nila, pero kahit makakuha sila nun ay magiging effective ba siya sa team o kaya makakasabay ba siya sa liga? Kasi kung iisipin ay si CJ Perez ay subok na talagang magiging future ito ng liga. Kahit nasa rookie at sophomore year pa nga lang ito ay kayang-kaya na nitong makipagsabayan sa mga veteranong manlalaro sa liga. Kung gusto talaga makuha ng San Miguel si CJ Perez ay sana bigyan ng magandang kapalit para sa terra firma. Para sa akin, pwedeng isa sa mga depth 5 nila plus Matt Roser at yung 8th pick nila. Kahit papano, medyo magandang tignan na rin yun. Pero kung tatanungin nyo ako kung payag ba ako sa trade na ito, sa opinion ko lang mga tol, syempre hindi. Kasi kaya hindi nababalanse ang liga dahil sa mga lopsided trade katulad na naman nito. Ang SMC at MVP groups lang ang nagiging malakas sa liga. Sila lang ang halos kumukuha ng mga star players kahit unbeatable at title contender na sila. Ikaw tol, sa tingin mo, sinong player ang dapat maging kapalit ni CJ Perez para sa SMB? I-commento mo lang sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video na ito. This is Basketball. Thank you for watching.